So, welcome back mga ka-Trophy. So, ngayon, gagawa naman tayo ng kimchi Filipino style. So, nandito mga ingredients. So, Chinese cabbage, garlic, ginger, onion, onion leeks or leaves, salt, sugar, and then cornstarch. Pero ginawa na namin siya ng paste. Niluto na namin. At saka ang chili powder. Okay. Kita-kita tayo mamaya mga ka-groggy. Okay, welcome back mga ka-groggy. So, sisimulan natin kung paano gawin ng kimchi Filipino style. So, una, lalagay mo natin ang cornstarch paste dito sa may palanggana. So, kung siguro palahati lang, baka sumobra. Pagkatapos, susunod na natin ang mga onion. Garlic. Ginger. So, hahaluin lang natin mga ka-groggy. Siguraduhin lang natin na mahalo na mabuti. So, pagkatapos natin haluin mabuti, isunod natin ang onion lips or leeks. Pero siguraduhin natin kuyo. Ayan, medyo nakikita natin, gumaganda na. Medyo nagkukumbay na lahat ng ingredients. So, pagkatapos nito, lagay na natin ang cabbage, ang Chinese cabbage. So, ito, napatuyo na natin kanina at naugasan. At nalagyan rin mga asin kanina. So, ilagay na natin. Pero siguro din natin tuyo na. Ikalat lang natin mabuti, mga groggy. Ayan, tuyo-tuyo siya. Napakaganda. Tapos natin ilagay ang cabbage. Okay, haluin ulit natin. Haluin natin ang cabbage. Tapos niya, nalagyan natin ang chili powder. Depende lang sa inyo kung gano'ng karami ang gusto niyo at kung gano'ng paanghang. Pero siguro sa akin, sa amin, ang gusto namin medyo maanghang para masarap. So, haluin ulit natin. Lahat ito palagi nyo hinahalo para hindi magbuo-buo. Ayan, napaganda na mga groggy. Mukha na siyang kimchi. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. So kung nahihirap pa kayong haluin sa gamit ng kutsara mga groggy, so pwede yung gamit na kamay basta mainis o may glass. So, akin ngayon, naano ko, gagamit ako ng kamay para mahalo ko ng mabuti. Ayan, medyo nahalo siya mabuti ng mga drogi. Kung nahalo nyo na mabuti mga groggy, pwede natin i-add ang asin. Depende sa palasa nyo kung gusto nyo medyo maalat o medyo matabang.
Pero siguro yung mga problem, so haluin ulit natin. Continue sa paghalo natin. So, pwede na ito mga kagrogi. So, itatransfer na natin sa lalagyanan mga kagrogi. Pwede na ito. Siguraduhin lang natin mapipit-pit mabuti. Kaya ginagawa ko yung pagtitit na to para di magkahangin sa loob mga grogi. Di siya masira. Siguro din natin nakot lahat. Okay na ito mga grogi. Tapos tatakpan natin ito at lalagay natin sa room temperature para ma-ferment. So ito na po ang finished product natin mga ka-grogi. Kimchi a la Filipino style.